kabayan, sa mga nagtatanong pala, paano kumuha ng police clearance? Okay, ibibigay ko po yung buong detalye para hindi kamalito. Ito yung mga landmark. Okay, nandito po tayo sa ASE Company. Nasa highway po yan. Ito po yung Zhonghua Road, makikita nyo po, straight lang po yan. At makikita nyo sa mga landmark na mga dadaanan natin, papunta po tayo ng Neely Station. Yan, makikita nyo mo yung road na dinaanan ko, maguluman konti. Pero at least, straight mo lang yan. So, hindi ka magugulo, kapatid. So, straight mo lang yan. At makikita mo ditong banda sa may Neely Station na po tayo, Neely Station. And ako lang kasi mag-isa mag-video niyan, kaya parang magulo ang pag-video niya. Pero at least, sasabihin ko sa inyo, yung pinaka-landmark. Okay, yan yung Neely Station. So, straight mo lang. Okay, umaga po tayo pumunta dito. Kaya kung makikita nyo po, sa daanan niya, straight mo lang. Ikaw, kung nagmomotor ka, nagbabas ka, okay, tingnan mo lang yung mga landmark na dinadaanan ko para hindi ka malito. So, makikita nyo po sa mga dinaanan natin, meron tayong, andito tayo banda pala sa Taoyuan Hospital. Taoyuan General Hospital po yung nasa left side. So, straight mo lang yan, kabayan. Tapos, may sa right side, meron siyang gas station. Okay? Tapos, makikita nyo din, dito banda, madadaanan natin yung McDo, nasa right side. After ng lahat-lahat to, straight lang po yan. So, sinasabi ko na yung mga landmark at pinapakita ko kung ano yung madadaanan, straight mo lang yan, bilihan ng mga isda or mga pet shop. Okay, madadaanan na sa right side lang po yan, straight lang. At madaanan mo yung parang bridge dyan, sa gitna. Okay, at madaanan mo yung A-Mart. Ayan, A-Mart or I-Mai. Okay, madadaanan na sa right side lang po yan. So, ito yun ng mga landmark na sinasabi ko, straight lang yan. At dito ay malapit na po tayo. So, yan yung madadaanan mo kasi red light pa. So, pinapakita ko yung mga landmark para hindi ka malito, kabayan. Okay, ito naman. Okay, ito yung pinaka police station na makikita nyo po. Nasa left side lang po to ng Union Bank. So, nag-advance na ako sa video na to, pero ipakita ko po after yung pinanggalingan nito. So, dito, nagpa-park na kasi ako ng motor. Nahirapan ako mag-video kanina. So, ito yung police station. Makikita nyo, police station po yan. Nasa right side po dito, may maliit lang na office nila. Kumbaga, yung office na yan. So, ito yung particular place talaga. Okay, exact place na kung saan kukuha ka ng police clearance. So, mamaya ipakita ko din kung paano ba pumasok dito. Kasi ang landmark dito ay yung may Union Bank sa gilid. Okay, tapos kung makikita nyo po, ito, lahat po dito ay kumukuha. Yan, may nakalagay naman ng police clearance. Okay, and nagtanong din po ako dyan. Kasi may nagpasuyo din sa akin. Pero pwede rin kumuha, yan yun know, yung location. Pwede rin kumuha ng police clearance, pero police clearance ng iba, pero kailangan meron kang ARC niya, original ARC talaga. Pero kung walang original ARC, kahit meron siyang authorization, pinapa-SPA talaga na pwede kang kumuha. Okay, ino-authorize ka na pwedeng kumuha kung walang ARC. Kasi kung may ARC naman, pwede. Original ARC kasi ang kailangan talaga nila, na kailangan mong dalhin para pwede ka kumuha sa ibang police clearance kahit hindi ikaw yung totoong may-ari. Yun. So, ganun po ang kailangan lang. Kasi yung ARC naman, hindi naman na nila magagamit yun kung nasa ibang bansa sila. So, yung mismong ito, makikita nyo, naglalakad kasi ako nito. Galing sa police clearance, kung ano ba yung pinagmulan niya. Kasi, agad ako eh, nag-advance ako dito sa video na to eh. Pero basta ang titingnan mo lang, kasi nag-park na ako dito, may Mos Burger dyan. Yan, dito oh, may Union Bank. Nakita mo yung Union Bank? May Union Bank dyan. Tapos papasok ka na dyan, sa right side lang, makikita mo na yung sinabi ko. Tapos, pwede ka magtanong-tanong dyan, kasi wala naman ibang police station yan eh. Dyan lang naman eh. So, ito yung pinapasukan ko eh. Kung makikita nyo po, pinapasukan ko dun sa galing sa Union Bank. Kasi ang hirap kasi mag-motor.
kasi ako lang nagbi-video, ako lang din nagmumotor. Yan yung makikita nyo. Kasi kaya yan yung palatandaan, yung landmark niya, kung 'di ba? Yun, kasi may intersection diyan eh. Right side at saka left side ang gulo ng video ko, 'di ba? Oh, may right side. Ito kasi may pa right side diyan papuntang Taoyuan Station. So ito, yan yung right side papuntang Taoyuan Station. Ito yung sinasabi kong Union Bank. Malaking Union Bank na sa left side. Yan yung pinaka-landmark na liliko ka na dyan sa mismong Union Bank. Oh, merong paliko dyan. At makikita mo na yung video kanina. Yan, makikita. Nag-TikTok din ako. Yan na yung papasukan galing dun sa Union Bank. Okay? Galing Union Bank, liliko ka lang. Tapos right side, ito na yung makikita mo. Okay? At sinabi ko din ito sa TikTok. Okay, pwede nyo i-follow yung TikTok ko, mga kapatid, mga kabayan, okay? Para lahat ng mga information ay sinasabi ko naman dyan. At inulit ko lang dyan yung kanina video para naman ay makakonsume tayo ng 7 minutes sa ating YouTube channel. Kung lahat ng mga information naman ay kailangan ko i-video kasi ang dami nagtatanong. So, paulit-ulit din ako sumasagot kaya gumagawa na lang talaga ako ng video. Okay, God bless everyone. Here's more, kabayan. Sa mga naghahanap pala ng saba, meron po kami maraming saba. Regular po itong supply namin. Weekly, meron po tayong stock ng saba, inog, hilaw, luto. Kung ano bang gusto nyo, meron kaming toron, maruya, nilaga, banana queue. Yan, sa mga gusto pong bumili. So, para makatulong naman sa mga naghahanap. Okay, don't hesitate at subscribe our YouTube channel para ma-update naman kayo sa ating mga information. At gusto nyo din na magkaroon ng kabuhayan showcase, pwede rin kayo maging reseller sa amin at mag-PM lang po kayo para naman at the same time makikita kayo. Meron kami mga ilan na binibenta during summer, katulad niyan langka na hilaw o hinog. Kaya seasonal din ang mga binibenta namin kasi depende na lang talaga sa kung ano yung available na stock. Okay, katulad niyan pa summer na. Okay, meron tayong mga mangga kaya subscribe nyo lang aking YouTube at follow my Facebook para updated kayo sa lahat ng aking mga posts. Kasi minsan naghanap din ako ng mga part-timer, etc. Kung ano mga announcement. So, patungkol dito sa Taiwan. So, lahat po yan ay pinipost ko naman sa aking Facebook. Kaya ito po yung aming simpleng kabuhayan showcase na makakatulong dahil sa iba na maghanap katulad niyang dahon ng saging, mangga, saba. Okay? Kaya kung ano-ano na lang kasi wala naman trabaho si Inday, kaya ito lang yung pinagkakaabalahan ko lang talaga. Okay? Maruya po yan. Okay, God bless everyone!